Tuloy-tuloy mga kababayan, yung magagandang balita. Yeah, ito yung news release mga kababayan from the Presidential Communications Office. PBBM inaugurates hydropower plant in Agusan del Norte. Ask private sector to work with government in providing affordable clean power. Yan ang Pangulo po. Tuloy-tuloy yung pagbangon ng ating bayan. Sabi ng ating Pangulo, nananawagan siya sa ating pribadong sektor to partner with the government in providing affordable, reliable, and clean energy as he vowed to improve bureaucratic processes in the energy sector to attract investors. Para niya tuloy-tuloy yung pagpasok ng mga investments dito sa ating bansa. Ito naman ang mga investors po, magiging clients din nila nitong mga may-ari ng mga planta. Ganun lang po. Pag dumami yung mga consumers, yung mga kliyente nila, industrial consumers ang tawag dito, yung mga investors, malaki yung mga consume nila mga kababayan sa elektrisidad, di tuloy-tuloy yung demand ng power sa kanilang mga planta na kanila pong itinayo dito sa ating bansa. Di ba napakaganda? So damay sa pag-unlad yung community, siyempre. It will create jobs. And it will create economic activity sa paligid po. And yung gobyerno, siyempre, itong mga investors, magbabayad din sila siyempre ng kanilang obligasyon sa buwis. So, yung revenue collection ng ating gobyerno, dadagdag din. Yun po, mga kababayan, ang maganda rito. So, I call once again on our private sector partners to join us as we realize our goal of advancing affordable, reliable, and clean energy for the benefit of our people. Mensahe po ng ating Pangulo during the opening inauguration of the 24.9 megawatt Lake Mainit hydropower plant in Jabonga, Agusan del Norte. So, paisa-isa na po mga kababayan na nadadagdagan yung mga pinagawa na mga planta ng kuryente ng kanyang tatay. O, di ba? Kasi kailangan nating magdagdag ng mga planta. Bakit? Siyempre, dadagdag po yung populasyon ng ating bansa. So, lumalaki yung energy requirement ng mga probinsya po. So sabi po niya, we assure you that this government will continue to improve bureaucratic processes. Padadaliin niya natin yung proseso in the energy sector to make it easier for investors to come in. Para madali lang niya yung pagpasok ninyo, yung ease in doing business. Mas ini sa ayos mga kababayan ng ating administrasyon. This lies at the very core of our administration's 8-point socio-economic agenda niya, as well as its commitment to mitigate the impact of climate change and combat other environmental threats. Kaya clean energy po yung mga priority, siyempre. Doon ay yung tutok ng ating administration po. So sabi niya, let this inauguration that we are commemorating today serve as an encouragement to potential investors to invest in the country, especially in the power generation and the renewable energy sector. Para mga kababayan, ma-avoid natin yung mga pagbabrunouts dahil sa kakulangan sa supply ng kuryente dito sa ating bansa. Alay, pinabayaan ng mga previous administrations po. Inubos lang yung panahon nila sa kakapolitika. Siyempre, may mga projects din sila, yung mga
tawag dito, mga patulay na collapsible. Yung mga dilawan. Yun sa Mindanao, di ba? Sa Zamboanga, yung mga pinatayong ano, tulay. Sila din yung nabiktima ng collapse. Nakita ninyo yun? Viral sa YouTube. Collapsible. Yung mga kalsada, mga kababayan, kasi may SOP sila doon. Pero tingnan ninyo yung mga pinagawang mga infrastructure nung tatay ni ano, President Bongbong Marcos. Kahit yung mga eskwelahan, mga school buildings po, hanggang ngayon, pinagkikinabangan, bayanihan, tawag doon, bayanihan at saka Marcos-type building. Tingnan ninyo sa mga. Inabot ng dekadekada, more than 40 years na, mga kababayan, nagagamit pa ng ating mga kabataan. Yan ang mga quality na mga projects. O ngayon, pa isa-isa, dinadagdagan mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga planta ng kuryente. Lalo pag tuluyan ng nabuo yung Maharlika Investment Fund. Pero sabi ni Coco Pimentel, taga Mindanao si Coco eh. Kikinabang siya doon, taga Mindanao siya eh, ng mga planta. Huwag anya lahat na lang Maharlika. Maganda rin anya sa El Nino. What? Ito yung planta, mga kababayan, clean energy. So, para ito sa pag-mitigate sa mga epekto ng climate change, kasama yung mga ganitong uri ng project dapat. Affordable clean energy. Marcos expressed gratitude to the Markham Resources Corporation and J-Power Group for the partnership to develop and operate the Agusan del Sur o Agusan del Norte pala, Agusan del Norte Hydroelectric Power Project as he looks forward to greater cooperation between the Philippines and Japan on renewable energy. Ito yung purpose ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpasyal-pasyal niya sa kung saan-saang bansa. Inviting investors on ano on tawag dito on the power sector at sa kung ano-ano pang industries including agriculture. O diba? Na kinakagalit ng mga dilawang economies na sige lang niyang waldas ng pera. What? You see? The Lake Mainit Hydroelectric Run-off River Power Project offers several benefits and is expected to substantially serve around 40,000 households. Imagine that. Napakaraming families, mga kababayan, yung magkikinabang dito. Aside from producing power, it is also expected to generate socio-economic opportunities to the people of Agusan del Norte in the rest of Mindanao. Ano ngayon, Coco? You see? Kamusta naman yung pamilya mo? Yung tatay mo at saka kayo po, may mga ganitong project kayong na invite man lang? Ilang taon na kayo sa gobyerno? Simula pa sa tatay mo, kalaban ng mga Marcos family, ni Apola kayong tatay mo, isa sa mga matinding critics noon. What? Mga Pimentel? Sabi rito, moreover, the project is also expected to help reduce carbon footprint and improve air quality as hydroelectric power produces very low or zero carbon emissions during electricity generation. Clean energy nga po. Mura pa. Hydropower. The hydropower plant is also seen to transform the energy landscape within the region by providing 110,871 megawatt
hours of clean, affordable energy to local communities each year. The power plant endeavors to deliver reliable and accessible electricity to the consumers of Agusan del Norte Electric Cooperative or ANECO in support ever-growing demand from both residential and commercial sectors in the Caraga region. In the surrounding provinces, mga kababayan, lahat sila magkikinabang po dito. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit yung mga malalayong lugar sa ating bansa, ayaw niyang may maiwan po. Ganon ang leader. Tama, Coco? Hindi poros reklamo. Poros mima. Mima sabi lang. Sige lang ang atake ninyo. Sige lang ang kritika. Kritika dito, kritika doon. Wala man na dala kayo mga magagandang proyekto man lang sa mga mamamayan ninyo. lahat lang ano, ingay. Anyway, mga kababayan, yan yung mga good news natin. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Green, pinapayid po sa mga pulses in affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos! Yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.